Kas Owa, my man, my idol. Hello. Kami naman ang magkakas para sa inyo dito nga, mga sir, ng Pet Boom versus Team Liquid. This is three-way tie. Tama ka na, Julius. Huwag ka nang maingit dito sa amin. Mamaya ka na. Three-way tie pa nga nangyari dito, no? Yes, mga sir, no? So, this time sa Group A, tatlo nga, syempre yung nag-three-way tie, and dalawang teams dyan, syempre, going for the upper bracket. This is only positioning, pero syempre iba pa rin, Boss Owa, na nasa upper bracket ka. Isang, oo, no? Isang team dito, automatic. Sa ano, lower? Sa lower, eh. Okay, so crucial pa rin to, no? Ikaw ba, ano ba take mo sa match natin dito, Team Liquid, versus Bet Boom? Parang medyo, ano, kinakapos na ngayon si Sir Gaben. Sir Gaben, no? Oo, sa Liquid, so... Parang bet boom ako dito. Bet boom garito kung sakali. This is only best of one, mga sir. So, anything could happen. Especially sa draft. Malay natin, may cheese pick. Ako, inabang ako talaga yung cheese pick. Something like mga Huskar, Sniper, mga cheese pick pa. Yung Lone Druid. Mipo. Inihintay ko yung Lone Druid. Yung Lone Druid nga eh. Tagal ha. Tagal natin dinakita ng Lone, no? Druid eh. Mm-hmm. Naga Siren is open for bet boom, do you think? Team Liquid needs to ban it. Kasi, nandiyan yung setup eh. Static Storm. Oh, yun na nga dito, together with Disruptor, no? Pero sa tingin ko, goods pa rin naman since may kung ka naman sila dito, uh-huh, no? Sa laning naman, mahirapan yung Naga. Batiin mo muna si Ayumi. Mm-hmm. Ayumi na yan, eh. Mm-hmm. Dito, sino? Sa kabila. Oy! Oh. Shoutout sa'yo, Ayumi! Oh. Yamaguchi? Yun. Kumagaanak yata ni Terong to. Terongski. So, Team Liquid, mm-hmm, picking Oracle dito, Boss Owa. Very nice. Yung save, yung lockdown na pwede nyo magawa, syempre, pag meron kang Oracle, provided na provided ka ng sustain. Diba? Okay, so, kinuha nila yung pang-counter dito sa Konka. Usually kasi nakikita ko, Oracle pinipick pag may Konka. So, eh, sa Liquid rin yun naman. Yun na nga, pang-Ascara na yan. Feeling ko, mga Oracle na ganyan. Oo, oh, pwede nga. Pang-Ascara na yan eh. Ascar. Tapos kung ka, nandun naman yung crowd control nila, no? Mm. Kasi kung Ascar ka naman, tapos puro kayo single target, medyo negats yun. Yes, and ito, para swertehin daw siya, Boss Owa, sa Facebook. Oh, shoutout sa'yo, Navin, ha? Mm, yeah. Swertehin ka na yan. Pampaswerte lang, Boss Owa, diba? Okay. Tignan natin yung magiging third pick nga dito ng bet mong deep pick, Team Verso. Alright, so this is gonna be off lane for bet boom. Pwede din sa mid na pick. Very flex, Boss Owa, no? Very flex talaga. Pwede rin kay Mero, pwede rin kay GP ke. Yan, ang ating Team Verso, no? Pwede lang, gumamit yan. Dami naghahanap ng betting sa, no? 1xbet. Ang bilis kasi nag-start, so baka nakatulog sa pansitan si 1X. Yung admin, no? Oo, yung admin. Actually, kahit naman saan eh. Sa ibang setting, wala pa rin talaga. No? Kasi sa mga tiebreaker, mahirap yan ayusin. Yep. Iba yung ads, ayusin pa yan kung ano. Yeah, meron na daw. Mm-hmm. Oh, meron na ba, Direk? Habulin natin ang bet yan. Yun, ito guys ha. Sir, patunay team lang team na meron na. Hanapin ni Direk. Yeah, nalate lang ng a little bit. Mm-hmm. Ano masabi mo kay Chasotas? Kala ba susuntokin mo to pag tulog niya sana? Wala, gising eh. Gising. Mamaya yan. Chip shot na mo sana. So, eto. Under ba to? Pero crucial kasi ito, no? Ano bang draft? Patingin nga, bet boom man kaya natin. Ako ah. Bet boom? Oo, bet boom man natin. Tiwala ko sa prediction mo dito. Bet boom man natin dito. Kinakapos si ano eh. Kinakapos si Sir Gaben. Sir Gaben, baka dito pa manginig. Lagyan mo ng 1437. Yeah. 1437. Nakambak na natin. Kanina, 27 lang to, Julius. Ano ba? The J&J lang ang win streak. Wala pang talo. J&J din ba na? Oh. Siyempre. Abangan nyo yung J&J show natin. Naudlot lang nung nakaraan kasi may tournament eh. Pero we have a content. J&J, Jasosas, Joshua, John Paul, and Julius. Yan ang mga J's natin. Joma, pwede na sama na yata si Joma na kayo. Pwede, doon. Pwede. Sama na yan. J&J and Paella. Pwede yun, isa J. J&J. J&J and Paella. Pwede na yun sa J&J and Paella. Nainita ka na rin ba? Mainit ang dance floor. Oh, may chicken little. May pasisyo dito, no? Okay. Oh. Mm-hmm. Punas daw muna para pampabuenas lang. Punasan muna natin. Siyempre, mainit eh. Punasan natin. Direk.
Mainit eh. Pag mainit ang dance, pag mainit ang dance floor, punasan. Yan. Punasan natin yan. Okay, okay. So, dito, tiny naman. Para dito ay save, no? So, ito yung support duo nila. Very deadly, Boss Owa. They pick Tiny and also Disruptor. How about these two support? Kaso lang, pinikan bigla all of a sudden dito ng sa mga base pick nila eh. Either Mickey or Nisha gagamit kasi nitong Templar Assassin eh. Oo, pwede rin. Oo. Oh, either, no? Flexible pa to. Pero yung Kunga sa tingin ko, depende pa rin, no? Mm. Pwedeng mid rin, tas gagawin nilang carry yung TA. Yes, kasi yung Deso niyan, laking bagay din against Team Verso, di ba? So, eto, best of one lang to, mga bossing sa mga hindi nakakaalam, no? Yan. Mm-hmm. Kasi, three-way to, di ba? Three-way. Three-way. So, Ellis, ang sagot dito. Medyo mahirapan nga sila maipag-deal sa isang Ellis. Kasi, Rubik, Oracle, tsaka Kunkka. I-re-reach lang, no? Ando naman yung physical damage nila galing dito sa TA. Kaso mahirapan talaga, no? So binanout na lang din nila yung Slurder just in case baka kunin dito ng Team Liquid. Pang lane din against LS eh. Oh. Siyempre yung ano matawag sa bash niya, no? Bash of the Deep, di ba? Mm-hmm. Bash of the Deep dito. Medyo maate rin yan sa lane. Pero ngayon hindi na rin siya yung counter dito sa LS eh. Pumapalag na. Oo. So Lycan has been banned out. I'm surprised na all of us out of the blue bigla nag-ban dito ang Team Liquid ng Lycan. Si Lycan, never ko na siya nakita sa lahat ng cast ko. Ano kasi siya, siya eh, maganda rin siya dito sa dalawang support ng Liquid, no? Yes. So pwede lang siya ilang mag-run down sa two supports. Pero may Kunkka naman sila. Kahit iwan mo yung ano eh, yung tawag dito. Yung wolf lang. Upgrade ng Dominator Overlord. O yun, yung Helm of Overlord. Oo, basta nag-shapeshift ka. Tapos nag-shapeshift ka, iwan mo yung dalawang alaga. Yung Rubik, din magkaugaga yan. Tsaka si Oracle dun si Oracle talaga, sa control unit. Siyempre, may Wild Dogs ka ba naman ano, mababal yung ano yun. Mapapa-false promise ka na lang sa sarili mo, no? Aha. Pero very single target as of now, Team Liquid. They have the buff. Pero anong take mo dito? Is it gonna be a mid Kunkka or casual na ipapalaro nila to kay ano? Kay Mr. 33. So may Razor naman, no? 5 seconds remaining. Rubik Razor. Hindi, mahirapan rin si Razor dito since Disruptor yung post pa. Uh-huh. Pero look at this. Team Liquid expecting na si GPK yung gagamit ng Timber. So kasi ang binan nila, Lycan at saka Brewmaster eh. Oo. So offline si siguro itatapat na lang nila yung TA sa mid kasi Timber, no? Against Timber. Pwede kasi yung damage provided mo lang sa mid is yung Whirling Death. Eh. So ano ka doon, protected ka ng refraction. Oh. So yung Visage pa nga dito. All right. Visage. Boom. Visage ni Miero to, tingin mo? Oo, visage na meron, no? Hindi naman nag-visage ito si GPK. So, tingnan natin, ha? Sila. Pwede at Complete Seeker naman, mahirap rin. Parang may ano kayo doon, may downtime, no? Mm-hmm. Pero meron na rin kasi yung right click, eh, kung sakaling mid lane itong TA. Tingnan natin. Kailangan mo bigat na hero dito para sa last pick nila. Ganda ng pagpuso natin sa ano. Gusto ko yung draft ng Bedboom, Basowe. Eh. Kaya nga, pwede yata ito sa Faceless Bird. Ito sa Liquid, no? Kaso, alam mo yun, wala masyadong gagawa ng space sa anil. Si Kunkka lang. Tapos yung two supports pa, hindi ganun kaganda. Wala silang proper initiator, eh. Diba? Mm-hmm. Kung lalaroin nila ni 33 yung Kunkka as position 3. Kung TA carry naman, okay lang rin. Diba? I-mid na lang nila si ano, si Kunkka, parang all good, parang ox lang, titiisin niya na lang, tingin mo. So yun, Veno. Okay, Kunkka mid nga dito. Diba, titiisin na lang. Oh, pwede naman. Pwede naman yan, kaya pa rin naman ni Kunkka yan. Wag lang, until level 6 nga lang. Pahirapan lang nila si LS dito sa lane, no? Kalaban LS, niya Boxy. Laban sa Veno. Parang hindi naman siya yung ganung hard counter dito masyado sa LS, no? May rage kasi siya eh. Iaano lang, pag dinuraan. Oo. Uh-huh. So pagdating sa draft, I'm going for still Bedboom Audit. Bedboom pa rin ako dito. Bedboom Audit sa draft. Ang ganda ng draft ng Bedboom. So welcome sa ating game number 1. Ito na po yung ating caster's prediction. Tinasuan na rin natin yung Bedboom sa game number 1.
triple tie dito and triple J din ang makakasama nyo. Next caster natin will be Julius and Owa and then babalik naman tayo sa pangatlong laro. Rotation lang tayo dyan. Yes, so, kaming tatlo din dito. Then sa taas naman, pwede nyo support din si Polly, JB, and Sir Mike, mga yes, sir. Meron po tayong giveaway. Boss Owa, saan ba nila makukuha yan? Siyempre, sa Telegram, guys. Scan nyo lang yung QR code dyan, no? Kaya mag-join na kayo. Ilalapag dyan ni Direk yung ano natin. Link sa comment section, no? May 5K giveaway. Every day after broadcasts. Solid, mga sir. Atin sa atin yan ng Telegram. So, join-join na, mga sir, sa may mga TG dyan. Boss Jason, tayo bukas, Miami at Boston. Ikaw ba, Boss Owa? Anong take mo dun? 2-0 na eh, di ba? Huling taya ako, Miami ng... Nangarog eh. Sinakit eh. Pero... Ako siguro parang pass na lang dyan sa series na yan. Kasi mismatch yan eh. Pwede ka tayo 10 piso sa Miami. Di. Pwede sa plus? Mahirap. Pwede sa plus 14 pataas. Hindi na ba si Jimmy? Wala pa rin si Jimmy B, di ba? Si Jimmy Buckets pag nandiyan si Jamie Foxx, laban na o dyan. Si Jamie Foxx tsaka si Neo. Si Neo. Tatlo sila dyan. Tatlo kasi yan eh. Magkakamukha eh. Oo nga, pwede pa rin naman paglaro si Neo siguro. Dun, si Neo na lang, no? Or si Jamie Foxx? Kantahan niya ng mad. Pwede. O kaya si Jamie Foxx doon, no? Boss, shoutout kay Jamal Murray. Ay eh. Parang na pinipit. Shoutout mo naman yung aking solid tropa na si Balong Triumpo. Oo, Balong, shoutout sa iyan, no? Jamal Murray, my idol. Tama. Tama ka na Lonzo Ball dyan, sa gilid. Lonzo Ball. Si Lonzo Ball yan eh. Let's go Lakers, yun. Ang daming pupuso. Pero walang laro Lakers. Lakers in 6 pa rin naman yan. Mm-hmm. Lakers in 6. Okay. Lakers in 6, guys. Listahan nyo na. Sige. Pero yun nga, sa TA plus Beno. Kailangan manalo sa lane yung ano eh. Kung, yung Team Liquid eh. Oh, yun nga. Kailangan manalo sila sa lane dito eh. Siguro yung TA, pwede na eh. Pwede manalo yung TA dyan eh. Kalaban ng Visage. Mm-hmm. May bandil naman sila sa refraction yung Avalanche, no? Yep. So, para makapasok yung Soul Assumption. Pares kasi may annoying eh. Annoying yung Veno for Betboom. Annoying din naman si Visage for Team Liquid. Si Visage siguro pag nag-level 6, okay. Yun na. Diyan na magsisimula. Siyempre, yung mga pamilya niya dyan, yun yung magulo eh. The familiars eh. Bago matulog ni donations, guys. Boss niya mapagmahal pa, shoutout. Shoutout sa iyo dyan, Boss Treb Al. Happy viewing po. Guys, like and share nyo ni stream natin. Tuloy-tuloy na to. Kaya nga, hanggang later pa to. Apat ha. Apat na tiebreaker sa taas. Tatlong teams naman dito sa baba. Paano pa gano'n? Nag-1-1 parehas. Ulit yun. Ay, 1-0. Kanyari, tinalo. Lahat nanalo. Lahat nanalo. Ulit yun. Pero wala tayong ulit nun. Ah, okay. Ano na? Abstain. Ay, shelter na tayo. Pas na. Pero sa group B. Pwede na sa group B. Sa group B naman, four-way. May chance ba yun magka-tie ulit? Meron wala, ba? Wala, walang chance yun. Pwede naman kami dyan. Pwede kami dyan sa... First 10. Pang-tangalian ni Ate M. Eto, first 10. Plus 2 yung Liquid. Team Liquid. Saan ka? Yan kami, papili kami. Ganun kami magpustahan dito. Eh, malakas yung Team Liquid sa mga pata yun. Mga creative yan eh. Oo. Oh, sige. Plus 2 ka pa. Ano? Hindi, sige, plus 2 ako, Liquid. Liquid first ka dyan. Bet boom ako. Oh. 2H na yan, ganun din naman yun. Oh, sige. 2H. Oh, budol, ah. Ano to eh, 1H lang kami nito plus trash token. Tayo kasi, wala tayong trash token. 2H. Perahan. Okay. Oh, peperahan kita ngayon. Meron pa silang toxic problems dun. Ay, ano? Halo? Ay, si Bo, teamspeak. Teamspeak. Natutulas ka eh. Okay. Pumapogi si Boss J. Wag na mag... Ah, hindi, kasi... Wag niyong batiin, matotoo eh. Wag na utuin dyan, boss. Grabe ka naman sa akin. Patay na si Uto. Wala kasi yung pangit na kasama ko si Julius. Abangan nyo, guys, ha? Dapat kasi tatlo na yung mic natin dito, eh. Wala rin camera. Hindi, kantong kita. Ay, kakantong ako kay Boss Owa. Parang Tagore Brothers lang. Pwede yun. Raul. Kasi tayo dyan. Upong ano lang. Paris France, Diwata. Ay, napibiwing Boss Hachan. Boss Owa, ang bagong biktima ni Boss J. Doon ka nagkakamal. Sa biktima kita noon, di lang kita siningil. Hina, para magsingilan pa. Pero ito, ano to ha? Mm-hmm. Eh, pirang-pira ako, sisingilin kita. Mananalo.
Kung mananalo. Hindi, may 2K ka sa akin. Pero iba yun, ha? Wag, huwag na rin banggitin yung mga ganun bagay. Dito lang tayo sa, ano? 1H bet. 2H bet tayo. 2, ano? 1J bet. 1J bet. At 3J tayo. Oh, 3J. 3J's bet. 3J's bet tayo. Kayo din mamaya ni Julius, ha? Malamang yan. Malamang yan, ha? Mumukha mo to, mumukha mo. Ano, gas, ano dyan? Pustahan. Gas, pustahan. Gas. Panggas dito. Okay? Wala, mahina yung Avanza daw, hindi niya madadala. Kay Wiggy siya. Eh, wala, understanding. Understanding ba daw? Understanding. Baka, baka pala eh. Panis ka pala eh. Nasetapan daw eh. Pero game time, game time na tayo dito. GPK playing, ano nga, Timber Summit against dito sa parang hayaan yung buhay niya dito. Sobra. No? Kungka lang yung katapat niya, no? Pero knowing Nisha, pwede niyang masolusyonan niya. Eh, dito naman papasok yung gank siguro, no? Tatagos pa rin naman yung Tidebringer dyan. Siyempre. Diba? Parang Psyblades kasi yan. So yun yung iindahin lang naman dito ni GPK. Sapol agad. Naisahan, ano? Naisahan agad. So yung long range dito yung parang interesting. Parang kampante ako dito sa sa bet boom. Pero Keno kasi yung mamatay agad si ano. Lambot kasi. And yun na nga. Insane pa nga dito. Mabibigyan. Ang sakit. Actually, courier lang. Easy ka lang. Hindi, yung buhay niya. Sa inyo. Napasalp siya dito. So, may, grab, no? May regeneration so, naman. Yung 3 grab dito, yun kasi yung nagbubus dito sa Soul Assumption. May isang visage eh. Saan ka dyan, Boss J? Mm-hmm. Plus 2 si Boss Owa sa Team Liquid. Binigyan natin ng plus 2 para ganahan. Pero anong bet natin? Bet boom. Bet boom tayo. Naka-bet boom tayo dito. Bebet tayo dyan. Pero dito sa bottom lane... Medyo annoying pa siya eh, yung Beno sa una. Para dito sa LS, no? Pero once na nagkaroon siya dito ng rage, yun na. Yun yung solution niya eh. Oh, pressure pero, kasi, fade bolt eh, no? Doon mapo-force out yung... Doon mapo-force out yung rage eh, diba? Hmm, yung sinasabi ko. Pero teka lang ha. Pero ang tamang... parang ang kati mo, nga sa bottom lane dyan. Lahat sila nangangati oh. Puro duguan dito yung side ng bed bomb, no? Parang eagles yata sa plus 2, patas lang sana dapat ah. Hindi pa, wala hindi yan. Pa. Sa una lang yan, nakapagbote na rin naman si GPK. Hindi na para malugi pa. Hindi na para malugi pa. Wash out daw, Boss G, from Unreal Bisaya Gaming from Davao. That's Mag. Yun. Sa mga bisdak natin, mayong gabi yun, no? Kadlawon. Pinaghiwalay yung magkamukha. Oh, syempre. Ay, syempre. Nauumay na rin ako sa mukha ni Julius, guys. Hindi na para pagsamahin pa. Boss ni Astralis, o Face, habol lang ako sa bet. Pusuan mo yung Astralis. Device. Kusama mo si Device. Talagang ayaw mo sa face clan, no? Ayaw ba kaya, no? Kariman. Pinirahan ko sila nung Nabi, ha, diba? Kasama ka nun. Ang maganda dito, dapat matimingan ni Mickey, no? Yung Soul Assumption. Gamit yung Refract. Para hindi effective dito sa lane. Since ora kanya lang siguro yung pupuruhan dito. Pero Nightfall, napa-force na naman ng Rage. Ito yung mahirap for Nightfall. Kasi nasu-zone out siya. Yung XP na... supposedly makukuha niya, naghati pa sila, didistance si Disruptor, nadi-deny nung ano eh, and pagdating sa last hit niya, anim pa lang to, Boss Owa. Ayun, na-dodge naman niya dito, yung Venomous Gage. Pero tinatry nilang ma-block yung small cam eh, pero na-dims nga dito si Boxy, so meron sila ditong source ng XP. Correct. Okay. Yung maganda lang dito, yung lane nila, nasa tapat lang lagi ng tower, no? Hindi masyadong threaten itong LS. Pero ito mukhang angat na, dinala niya kasi yung tower. It looks like Mickey will fall easy. First blood by Betboom. That's gonna be Miero taking his life. And syempre, Boss Owa. Yung first blood na yun ay hatid sa atin ng 1x bet na may mas pinalaki. Jumbo-jumbo na ang ating welcome bonus na 12,000 PHP. Jumbo-jumbo na si Kuya Nick. Sa mga bago mag-register, basta gamitin na ating promo code na Kuya Nick. All caps lamang yan, mag-pin mo sa Kuya Nick's page. Maraming sasagot dyan sa mga katanungan niya, mga bossing, no? Pero ito, 33? TP away lang naman. Presence of mind by Toronto Tokyo. Since malayo si Boxy, lift gagamitin na lang niya kay Nightfall and wala namang masyado magiging pressure for this life stealer. Napauwi nga lang yung support niya dyan, ano? Napauwi. So, medyo, ano, mag-isa lang talaga siya dyan. Kasi hindi pa rin naman mag-rotate dito yung Tiny, pero... Uy, ganda ng ginawa niya, ha? Ayaw niya dalhin sa tower niya, no? Idadrag niya lang dito. Okay. Pwede niya nga i-neutral, eh. Susundan nga lang siya ni Mr. Boxy. At yun na nga, sa neutral mapupunta. Last hitan siya dyan, for sure. And another pressure. How about that double avalanche forcing the TP for Boxy dito para hindi makakuha si Insignia. And the turnaround naman, save Delicado. And that's a guaranteed kill for Insignia. Oo,
na-force nga lang dito. Since wala naman yung Disruptor, so goods lang para dito kay T3, no? Tsaka yung Creeper naman niya, nadala niya dun sa gitna ng ano, first at second tower niya. Yep. Sa gitna. So equalizing the scoreline lang tayo dito. Si 33 naman, nakat niya rin yung Creeper, but dalawa lang, ano, yung isa sa amin. Actually, tatlo. Para lasitin nga to. Double Bracer, so walang... Sa kanya wala siyang masyadong problema against Lifesteeper, maka-farm talaga siya. No? Kaya nga eh. Pero dito kung ka, nangunguna pa sa CS natin, boss, di yan sinasabi ko sa'yo. Hindi masyadong na-pressure ni Timber, no? Natis. Mm-hmm. So 6-minute power rune, 1 minute, guys, Toronto, Tokyo, with the sod play, mag-isa. Yeah, nagsadya para masecure niya yung vision dito yan. Sa triangle. Kasi nga, yung ano, pagkuha ng stock dito, madali lang para sa liquid. May TA sila, may kung ka sila. So yun, magandang smoke play na rin yun, kahit wala silang nakakuha. Vision game lang, no? Naman yun yung intention niya. Yung vision lang talaga. Kahit si GPK, pwede numako mamaya ng stock later on yan, eh, diba? Oo, yun pa. Para mapagplanuhan nila kung sakali man. Habang si Kungka naman, yung observer work niya, tinayo niya talaga mismo dito, gitnang gitna, boss Owa, no? Yun nga, eh, wala na rin naman siyang... Ay, sa tingin ko, yung... Aware si Toronto. And mayroon nga potential ka. Claims back is there, but the X mark counter aray by Misha. Katingalang ng Whirling Dead. Kaso, kinulang. Ayun lang. One more. Two more. Avalanche coming from save. Dun from behind. And this is Timber, so that is very tanky. Problema nga lang, Lason yung kikitil sa buhay niya dyan. Pwede pang madami Toronto Tokyo sa process. And this is Boxy with the lift. Insania na din naman with the fortunes and mga kaibigan. Trying to body block. Ito si Toronto. Tagal, is surviving, pero still pitas pa rin to. Doon yung stun. Toronto Tokyo will fall. Insania yung kukuha ng kill na naman once again. So yun nga, yung pagpatay nila dito sa Kung, eh, naubos yung ano, mana dito ni Timber. So, no? Pero good backup para dito sa Beno ni 33. Alam niyang walang ano, eh, mana na dito si Timber. So killable na. Okay. Siyempre, di rin daw papahuli yung mga tropa natin dyan sa Jensen. And happy viewing sa mga bossing sa Jensen. Ayun, no? Shoutout sa Latvia Gaming from Davao City. Shoutout sa inyo dyan, mga bossing, no? Yung mga boss natin sa Davao, no? NCGC, mga tropahan dyan. Madalas na nanonood sa... Pag nanonood ng live stream yung NCGC, sa Kuya Nick yan nanonood. Yan, shoutout sa mga boss. Shoutout sa inyo. Ang padurian naman ngayon, mga boss. Ayun, ang masarap dyan. Nagpapa-watch party kasi NCGC, eh. Tapos sa Kuya Nick yan nanonood. Eh. Happy viewing sa inyo dyan. Ayun yung mga manay, no? Masasama sa ilong, pero masarap kainin. Marami ka bang alam na gano'n? Ako ha, doon ako sa payo ni George Stregan. Ano, basta mabango, kainin mo. Hindi, kahit mabaho. Ito na naman tayo, eh. Okay, teka lang. Pero dito, si Mickey level 6 na, no? So, mahirap na dito para sa isang visage. Kasi kung once na wala kayong detection dyan, yung sa Ionic Trap nga dito, problema yun. Pwede ka mapatay dito, ano, magkaroon lang ng isang disable, etong TA, no? Yep. So, as of now, pagdating sa network, nangunguna dyan is yung Timber Soul, followed by... Visage, oh. And then susundan lang ng Templar Assassin. So, two heroes, ano? Rubet Boom ngayon leading sa network. And there's the attempt onto Timber. So, shipping Pico Connecta. Nisha wants to kill GPK. Oh. Kuya Nick, papasok, dadaan sa gilid. And now, makukuha kaya nila yung kill. Delikado yung Kungka. There's the Infest Bomb. Insignia, madadamay din dyan. Boss Owa, dalawang kill for Bet Boom. No? Outnumbered dito yung side ng Liquid, no? Hindi sapat yung naging damage nila gaming dito sa Kungka plus Oracle. Medyo kapos. Nagtry naman sila pero tingin ko kulang talaga, eh. Mm-hmm. Tsaka yung Tidebringer kasi hindi yan solid once na hindi, alam mo yun, hindi sa Splash galing. Totoo. And ito, mananakaw pa yung double stack doon, Boss Owa, because of the Observer Ward solo play na smoke na ginawa kanina, di ba? Si Sebring kasi kaso lang si Boxy, men, kakainin siya dito. Save though, yung mapopronta, siya magiging alay ata. Mm-hmm. Pero since nandito si Toronto Tokyo sa likod, pwedeng dalawa pa sila mabigyan dito. Support ng Bet Boom. Ito naman yung bawi ng Liquid. Very ambitious pa yung TP na yun, Boss Owa. Ambitious talaga. Ang galing ng ginawa ni Nisha dun, no? So, ginlimps back siya, pero na-expert niya sarili niya para maging active pa rin siya dun sa fight na yun. Correct. And all five yung talaan natin dyan. Mickey, gusto siyang i-takedown dito ng Visage, pero syempre with refraction, even with the familiars, mahirap pa rin i-takedown. All five yan, pero plus 2 ako dyan. Oy, yeah. Nagkakaalala mo pa? Maaalala natin yan. So last 3 na lang ako, no?
isang 3 points na lang yan. Mali Murray, nga. Ay ano ba? Murray, hindi ay, si Murray. Wala, ni ano, ni siya. Isi ka lang kay Murray. Pero dito si Timbers, oh, no, hindi pa namin nararamdaman. Yung pagiging Timbers, oh, ha? Hindi pa siya annoying. Wala siyang magalawan, no? So, tamang farm lang muna siya dyan. Baka reactive muna ginagawa nila kanina. React accordingly lang, no? Oo. Sa nagiging play dito ng Bet Boom. Tignan naman nila makuha yun. Aso, ang lalim nila dun. Hindi lang si 33. How about this Orchid choice for 33? Ang take mo dyan, boss. Oh, instead of sustain goods for his teammate. Goods na rin naman siguro yan. Para rin siguro dito sa LS, no? Uh-huh. Madagdagan yung ability nila or yung tool para mapatay itong LS. Kasi lock nga sila, di ba? Wala silang direct stun para dito sa... Makapag-rage kasi talaga 10 bits siya. Eh. Lift lang, eh, no? Lift X-mark lang. Lift X-mark, Tori. Eh, syempre, ano lang yan. Dodgeable lang yan dito sa rage. Tsaka pwede manggaling na or iasa niya na muna kay Oracle, really? No? Yung pagdating sa sustains. Oh, yun naman. Ang maganda dito sa side ng Liquid, yung sustain nandiyan. Plus yung go ship, no? Medyo makakunat nga rin sila mamaya, later. Pero mamaya ito ha, tiis-tiis lang for LS. Going for Radiance naman siya dito, Boss Owa. Natrabaho niya. Siguro mga around 13, 14 meron siyang Radiance dito. Basta huwag siya mamatay. Si LS, no? Hindi na siya magka-armlet. Naka-night-night ba tayo, Boss J? Pinusuan po namin ni Boss Owa yung Bet Boom dito. Mm-hmm. So, Tokyo? Gusto niya mag-level 6 eh. Kaso lang, may avalanche counter. Mabubuhay pa si Toronto. Unless meron pang may bibita. Wala naman na. So, ganda nung save naman nila. Even na position 5 yun, di nila pinabayaan. Boss Owa, solid. Oo, gusto rin yun para kay Tokyo, no? Since nag-ahabol siya mag-level 6 eh. 11 minutes, level 5 pa lang siya dito. Badly needed nila yan. Lalo ng AOE neto. AOE netong Static Storm, no? Dito natin makikita kung si Nisha ba eh Maelstrom pa rin sa kanyang Templar Assassin. Ah, sorry, Mickey. Si Mickey. Madalas Maelstrom siya sa hero niya na yan. And Dull Talisman yung first item niya, Boss Owa. Siyempre sa mga beginners, bakit? Dull Talisman. Kasi nga, instead of buying Clarity and Basilius, no, mas gusto niya yung may stats. Tapos nandun na rin naman yung Manner Gen. Yun, na magandang answer and gandang kill. On to... Kala ko, dadalawa sila dun. Wala nang glimpse eh. So, nadali lang is si Insignia plus 1 dun yung bet mo. Si Oracle. Si Oka. Si Oka. Si Oka. Nadali dito. Ang favorite hero. Insignia. Pero, hindi na masyado magagawa dito. And dito naman, i-entrada yung ano, no, efficiency ng bet mo. They have the familiars. They have the tool to push Boss Owa. Ayun pa yung isang pamalit nila sa Falcon Blade, no? Yung null na lang rin, no? Kasi medyo may damage pa rin naman yan. Pero napabalik si GPK, ah, because of the X mark. And now, he's very tanky. Shipping P, babato, iiwan na nila. Alam nilang patay na rin yung Timbers dito. Yun nga, 5-man na dito ang Liquid. Yun naman yung signature move nila, no? Para mapanish ang isang hero. Lalo na itong pinamakunat na bigyan. So at least hindi niya ginamit yung Arcane Rune yun, niya. So magagamit niya for the next fight next mamaya. Fight dito, eh kung mamalasin siya yung mag-activate while patay. While patay, yun yung malungkot dun eh. Pero since 18 seconds, tapos fresh niya kinuha, mag-activate yun 14 pa eh, tama? Depende kung kailan niya kinuha. O saktong 14 din talaga. Alam ko. Sakto yun eh. Pag naglabas na ng ibang power yun, kukusa na siya eh, diba? Parang... Ewan ko, minsan mabilis na eh, parang 2 minutes eh. Yun nga. 2 minutes o 3 minutes. Dati kasi 3 minutes, parang 3 minutes. 2 din before. Basta okay. Naglabas ng iba ng power rune, mag-aano na siya, activate na ulit. Okay, so kung ganun man eh, aabot nga siya dito since yung timer niya dito, hindi timer niya, mabilis lang. Pero Mickey going for Deso, magtulong na rin sa ano, Roshan. Sa kabila daw, nagalit na si Thompson, Boss Owa, nag-morphling na. So, sa makatuwid, hindi naman liko. Mid-morphling yun, Boss Owa. Mid-morphling ni na Thompson? Ayun o, report ng tropa nating si Reynaldo from YouTube. Okay, so, si Thompson, galit na, nag-morph na siya. Ayun niya, minsan yung galit, dun pa ikakapahamak mo eh. Huwag kang magagalit, Thompson. Control your emotions, okay? Control. Talaga. Pero if dito, may chance daw ma-delete ng isang hero, Boss Owa, sino gusto mo? Sino gusto ko i-delete? Oo. Si ano?
Wala akong maisip pa ngayon, mamaya pag-isipan natin yan. Oh, medyo ano yan, mabilisan tanong yan eh. Mickey nga lang, cosplay, familiars, papaunan, Boss Owa dito, no? Refraction? At least, and na-false promise siya kung di ako nagkakamali, pero yes. I feel like if enough na yung damage nila to bring down Mickey dito, sobra-sobra pa nga eh. Saga lang ha, tagal masyado pa, yun, no? Mabibigyan pero, na. Yun pa man sa hinaba-haba ng position. Ano bang yun? Sa tulog din lahat. Sa morgue din. Sa morgue din ang tuloy. Sa morgue na yon. Diretso na sa morgue. Diretso na sa morgue ka, no? Pero dito, sa so tingin ko kailangan ng liquid sana yata yung bezel, no? Pero mas pinili na nga lang dito ni Tetri yung malib. Pero pag may malib ka, sa tingin ko kailangan mag-play around sa'yo yung mga kampi mo. Tingin ko pa yung malib niya, siya pa yung top network dito, Venomancer, ha? Ni 33. Venomancer ni 33, top network, no? Ang nakakapikon kasi mamaya sa kanya dyan, ayun, yung mga plague word na yan. Sobrang irritating yan. Hindi mo kasi papansin yan, ignore mo yan, eh. Oh, ah, siguro meron naman silang parang vessel, no? Mamaya sa talent na itong Venom. Yung nitrogen reduction. Ito ha, sabi ni Boss Carl Delphine, 90 seconds na lang. Oh, so 1 minute and 30 na lang daw. Ayun, para hindi daw napagsasabay. Yun, pinabilis na nga talaga, eh. Tsaka open naman yun kung matagal mong babaunin yung power run, di ba? So may 30 seconds interval, Boss Owa. Okay, okay. So medyo binalance na nga dito ni Volvo yung ating power run. Dagger completed. Do you expect smoke coming from Bedboom para sa blink surprise ni Tiny? Kasi they have Lifestealer eh. I mean, nandun yung Infest Bomb power eh. So tingin ko kailangan muna nilang matetermine ko sino yung target nila dito bago sila mag-smoke, no? Yes. Yung TA naman dito. Ay, kaso nagkasalubong sila. Sino kaya yung mauuna? Pinalasakan yun si Toronto. Pinate out para sa Static Storm. Sa pull sila ng Ghost Ship, mamamatay siya, yes. Pero at what cost? Mm-hmm. The counter Static Storm by the Rubik, snatching it from the Disruptor. And makukuha nila yung Venomancer. GPK nga lang. Kinalkal siya doon, mga kaibigan. Nisha. Right till Nightfall dito, pero harapan lang naman siya ni Nightfall. 2-4-2 pa lang naman nangyayari ha. Pero yung inahabol nila, insane, malina ng base na tinakuan. And apat yung makukuha nila dito, Boss Owa. Ano pa nga nangyayari dito, no? Tumagal nga sila dito sa clash, no? Dahil nga dito sa False Promise plus yung buff ng Ghost Ship. Kaso nga lang, out, ano, yung backup dito ng LS. Nawala na yung buff ng barko eh. Mm. So, habang tumatagal, alam mo na mangyayari dyan sa clash eh. Sayang clutch pa naman si Rubik dun, Boss Owa, since na-copya niya eh. Na-copya niya nga dito yung ano eh. Kanina pa yan. Actually, kanina pa yan ano yung status to. Na-copya niya. Na-copya niya kanina. Op. So, ito yung counter. Sinsaya niya, sobrang tagal. Napunta pa nga dun sa ano eh. Sa kabila. Second tower sa middle lane, no? Nahil niya rin ang nahil din kasi yung sarili niya dito eh. Problem is, nag-overstay din masyado yung Team Liquid niya. Tsaka, ano sila, hindi pa masyado malapit dito yung TA, no? Hindi siya nakaka-hit dyan. Kailangan pa nila ng damage, eh. Nakauna ka nga dun sa first 10, Boss Owa. Nag-8 ka una, eh. Tapos saka ako naka-10. Eh, hindi ko na siguro papansin yun. Nasa sa'yo na yan. Nasa sa'yo na yan. Nasa na yan, no? Pero pwede kang mag-sado. Sado sa sado. Sado mo muna yan. Mm-hmm. Ayun, ang dami nagsasabi, oh. Hindi na para sumado pa. Ako, hinihintay ko na lang magsabi yung mga tao dyan kung sino bang na-attend kids dyan. Ganda kasi. So, siguro, plus one lang. Oo, oh, kaya. Win ka sa ari, kaso masyado umaangas. Hindi na, baka mag-bet boom ka lang din. Ano to? Toss back into Static Storm. No. TA is dead, mga sir. I repeat, TA is dead. Wala magagawa si BK. Refraction is there, pero ang bilis lang naman nila tatanggalin yan. Meanwhile, Insignia, tumama dito yung Fountain Display, mga sir, nung Kungka, pero makakadalawa yung kupunan nga ng Team Liquid. That's Disruptor and Visage, kapalit lang nung Templar. Yun nga, no? Medyo malayo dito si Mr. Insignia kay ano, Mickey, no? Kung sa tingin ko, kung nandun malapit yung ano, yung Oracle, masisave niya pa si ano. Aha. Si TA dito gamit yung Fate Edict niya. Grabe, abang na abang yung ano, yung Twitch pati Facebook Radiant sa 2HBet na yun ha. Talagang binantayan niya para manalo si Boss Owa. Eh wala eh, pinepeperahan daw ni Boss G. Hindi na may nagsuggest testingin daw. Wala, hindi kaya Boss Owa guys. Hindi, ako naman. Ako naman magbibigay yan. Mamaya, si Julius, kalabo mo. Ah, ayaw na sa sado. Wala na sa sado yan, mapapirahan pa. Na ano na eh, na legit test okay na eh. Secured na po ang ating Ate Michelle lunch. Ate Michelle tomorrow. Pwede mo sa extra rice plus meron pang drinks yun. Ay, sobra pa yun. Sobra, hindi, dalawang ulam ako eh.
Ah, oo, sakto 'yun. Sakto 'yun. With drinks. Oo. Pero dito, parehas yung both teams dito, may potential naman sa Roshan, no? Correct. Mabilis eh. Dito kasi na-obladge yung Visage natin and Deso naman, itong TA. Pagdating sa item progression, going for BKB yung Venomancer, meron siyang BOT or Kit na kanina pa. Tiberso naman, BKB din as well. Pwede niyang bilhin, ha? Mas OWA. Ngayon, dito na ano? Bilhin muna, ma-hold up ka pa eh. Ayan, kala ko hindi niya bibilhin. Sakto na yun eh. Oh, BKB sa mas talaga dito kasi nga yung malib dito ni Terry, irritating, no? Sado daw, parang text lang. Pero maganda yata siguro ang heals siya eh. Oh. Mas maganda yung heals, no? Mga ganyan mabubuo. Pero it is. Sado, parang text lang ako nga eh. Pati patot, pamanggulo na yung mangyayari dapat eh. Kaso wala. Na-prevent na. Paano pa eh, magkatotohan pa eh. Hanggang dinner na eh. Pero yun, si Hulius naman ang ating titigan ng ano, sa 3J's bet. 3J's bet. Okay. Pero dito, hindi pa naman sila magro-Roshan, no? Pero sa Roshan naman, mas maganda siguro yung, mas pabor dito sa side ng Liquid, no? Kasi nga dito yung Plague Ward, eh. Andun yung Vision, tapos yung AoE ng Torrent Storm, no? Parang gusto nila lumaban dito sa Roshan. Masabi ko lang, kung Liquid, close fight to Boss Owa, 11-11, oh, 1K lang to, 11-11? Roshan. Wish ka kaya. 107.5, yun lang masabi ko. Times 100 lang, tas 40 tumble. Ayun. Make a wish. Sweet. Sweet. Pero dito, walang plano ang Team Bedboom, no? So, si bad trip nga si boss the Barono eh. May mukhang may phobia pa ata sa Plague Ward. Tama sabi niya, itong mga Plague Ward kahit sa Dota 1 sobrang pervisyo. Pervisyo talaga yan, no? Yung vision, yung slow, diba? Lalo na kung may dagger ka, diba? Pag dagger holder ka talagang inix ka dyan eh. Kasi hindi limited lang naman yung smoke eh. Hindi ka naman lagi naka-smoke eh. Unless talaga may Shadow Blade ka, diba? Mayroon kang item na pang-invit. Ay, yung Plague Ward, automatic pag may nakita, papalo yan. Si Tuklaw yan eh. Si Tuklaw agad yan. Wala pa ligoy-ligoy niya, tutuklawin ka agad eh. Ang neto ni Kikiam, no? So, nasecure nga dito yung Roshan. Uh-huh. Ni Mr. Mikkei, no? So, yung Roshan natin is brought to you by Vortex. For your next PC upgrade, go! Vortex nga tayo dito, no? Seta pa na tayo ng Vortex ni Boss Jeremy. Ikaw ha, speaking of Vortex, natupad nga, di ba? Nagsama tayo sa apartment ko. Yung pinsan ko na yan, Cesar. Ay, pamangking ko. Oh. Ang ganda na itong skin. Pinaparinggan ka eh. Diba? Sa Roblox niya. Oo, oh, yun nga. Eh, ngayon, pinapapisi. Sa PC, pinasaan ako ng grades. Oo, oh, pinasaan ako ng grades. Dito, Owa. Sabay, pinasaan yung grades. Oo. Oh. Ano naman? Okay, tumaas, okay. Tumaas lahat. Okay. Ngayon, bibila mo ng PC. Tapos magbe-birthday pa. Ayun. Dalawa na yun. Dual na yun. Oh, yun na yun. Ano yun? Yun? Wala na sa birthday. Ano yun? Double kill? Sa birthday, candy na lang. Eh, shoutout sa Vortex, no? Pinaseta pa muna doon, Boss Owa. Kung dalawang ulam si Boss Owa, ilan naman kaya pagdating sa kanin? Ayan ang magandang tanong mo, bossing. Yung kanin? Depende pag nangalay na yung panga. Ako, ako eh. Sa tatlo eh. 3 to 4 to eh, 3.5. Eh, 2 to 3 lang ako, hindi na para umapat pa. Tama na, laging 3. Ang laki ng server niya, Ate Michelle. Oo nga pala. Ano ko ba? Ang daming race doon, tapos libre pa tutong. Laban na sa tatlo, libre sa tutong. Pero kay Ate Michelle, pero dito, no? Close fight lang tayo, pagdating rin sa network, 1K lang naman yung lamang ng Liquid since nagpo-progress pa rin naman yung LSD. Ito na yung timing. Kompleto na yung BKB ng Venomancer. Plus, nakuha nila yung Tormentor. May Aegis pa sila. It's time for Team Liquid, ano? Pero, in terms of late game, medyo mahirapan talaga yung Liquid dito. Boss game, no? Yung 33, pinabalik sa, 32 ka muna. 32 ka muna. Yung Limbs Bank, walang kalaban-laban. Yung Limbs Bank, no? Ayoko, alis ka dito. 33, 32 ka muna. Alis ka dito, Tuklaw. Wala akong malaloko dito. Ang kulit mo na masyado, Tuklaw eh. Liligaya ekonomiya ng Pilipinas kapag nanalo. O yun na, nadamay pa yung ekonomiya ng Pilipinas. Pag nanalo. Patay tayo dyan. Champion. Ito ha, completed na yung Yule Scepter for Tiny, Assault Keras for Visage, tapos Kaya naman para kay Timber. So sabay-sabay nga silang tatlo doon, no? Pagdating naman sa support sa late game, no, itong Disruptor natin, malaking impact siya. Gawa nga na itong Agonist siya, no? Pero may counter naman dito yung Liquid. Yung lift nga na itong Rubik.
masisave siya sa loob ng swimming pool, no? Kumbaga may lifeguard, dito yung liquid. Eto, faster, 5 seconds yung kaya yung Sunge. Dispatch. Hindi natin ano maging discard. Uh-huh. Going for Blink Dagger si Timberso. And right now, going in. Eto ang si Save. Siya yung potential initiator nila. Trying to give the toss back play para sa kanyang teammates. Pero nakaramdam din yung team. Sila may Aegis dito, boss Owa. Pero yung play nila, very safe lang naman. Pero si Gekko, mamaya babasahin natin. Oh. Ayan, sa magsisend ng pan-juice nyo. Pwede na po sa Julius De Leon, siguro. Pwede na, para kasama siya. Ayoko naman naiiwan si Julius. Mm-hmm. Pero Nisha, nandun yung BKB. Delikado yung tayo. Iniiwan nyo ako. Inutusan nyo ako, tapos iiwan nyo ako. Ganda yan. Parang sapakin mo, papalo-upan ko. Kaso nga lang. Starter ako. Scammer. Sige, pre, starter ako. Next kami. Hindi napapautuyan si Save mamaya. Inutusan eh. Nakita kasi nila, ready yung liquid. Oh. So yun, yung Torrent Storm pa, talaga mapapabaka talaga sa Torrent Storm. Talaga? Sa Pokemon, next ako. Oo, next ako. So, kaso nga lang nagkatoksutan nga dito at kawawa nga si Zed. No? Pagtingin niya sa likod niya, wala na yung mga kaibigan niya eh. Hindi, wala na yun. Direct to hospital na siya yan. Boss J, pa 2 pumps naman in a 1-2. Wait lang, mamaya. Wait lang, bossing, pag may wala ka pang sniper dito eh, no? Paparlin talaga ni Julius yan mamaya eh. Wala tayong sniper. Tuloy po ba yung laro ng mga tiebreakers, mga boss? Ito na po yun! Tiebreakers na po ito. Hanggang mamaya daw. Oo, tuloy-tuloy yan. Hanggang mamaya yan, bossing. No? Kung sakali mo magka-all one, manalo. Diba? Yes. Boss Jay, kung sakali ba makikita namin sa live nyo si Ate Michelle, mukhang malabo, boss. Malabo yung bossing. Malabo yun. Mm-hmm. Kasi sa HQ natin, sa loob, sa labas si Ate Michelle. Oo. Depende. Pag nag-deliver, gano'n, Team Michelle, pakita ka naman namin ganyan. Hindi, na lang kayo, bili na lang kayo dito. Oo, punta na lang kayo. Hindi, Ate Michelle Store, nakapin comment na nga yan dito kasi sa kanya pinapaiwan yung mga parcel eh. Pero dito ha, smoke both teams, no? Uh-huh. Kasi gustong gamitin ng liquid yung kanilang aim. And there's the team fight, Insania, mm-hmm. Siya yung mauna dito. And naku, naipit yung Templar Assassin, wala siyang Aegis, Boss Owa! Yay! Na static storm siya sa loob, nag-dagger in yun, tama? Yan, nag-dagger in, blink cooled, on cooldown eh. Sakto, nag-explore yung Aegis, Boss G, tapos nahuli pa nga dito. Nag-dagger in, no? Sinalo niya yung static storm, sakto yung oras. Nangyari naman kay Maki, kay Mickey dun. siya, nag-grimsback siya. Hindi yata si Mickey yan. Si Ate Maki ata yan. Nag-grimsback siya eh, wala pa siyang BKB. Umaasa siya sa, Aegis, and then, pero 6 seconds na kasi. Nag-games back siya. Ginagawa ni Tita Lanaya dyan. Wala, hindi na siya maliligtas since nag-amp na nga ni Oracle yung post-promise sa kanyang self. So that instant replay is syempre presented by Predator. So na-convert nila yon into a tier 2 tower, Boss Owa. Tier 2 tower pa nga dito, no? Kaya dun mo na mararamdaman na medyo lugi pa nga dito, yes. Talaga yung liquid. Pangatlong araw na ako nanonood but wala pa rin laro ang Black Ace. Siguro sa mga pang-anim na araw, Boss. Hindi, pang-walo. Pusuan mo lang, pang-walo ba? Oo. Pusuan mo lang. Hindi, wala po. Hindi po nakasali dito yung Black. Yes. Hindi sila nag-qualify. Kailangan po nila mag-qualify, boss, para mapanood mo sila. Oo. Wala sila dito. Talon ang naging representative ng Southeast Asia, boss. At nahulog na. Sa kasamaang palad, nahulog na sa hinulugang. Sa hinulugang taktak? Taktak pala. Oo. Tuktok kasi ganis. Oo, sabagay. Boss Jay, last series na yan, hindi pa basta po. Hindi, masasabi ko lang kay Patrick Mariano, mag-abang ka lang sa alabang. Shoutout mo muna si Erica Chanzo, tinatanong niya. Erica Chanzo, uy, babae na naman. Oo, babae. Asan? Last series na ba to daw? Hindi pa. Asan ba? Wala naman eh. Mahina ka pala. May nakikita kaya at hindi ko nakikita. Ang masabi ko lang, nag-dinner ka na ba? Yun lang naman yung akin. Mm-hmm. Okay. Pero ito, si 33, mamaya yata parang ineffective na. Piling ko dito, pag may Shiba siya, effective na yung dagger dito. Pang dagiran na to eh. Arcane Blink. Parang na siya, Suicide Bomber. Suicide Bomber na siya. Pero pwede siya sa Aghanim sa kasi yung damage overtime dito, yun pa rin yung binabayaran dyan. Uh-huh. Bilang isang Venomancer, no? Sabi ni Gokmo, tatlong araw na sayang nanonood, wala pa din daw. Patay tayo sir, Gokmo, masyado ka naman. Hinaras mo naman masyado, Boss Gokmo. Hindi ko naman na sinabi yung last word. Hindi na dapat pang para banggitin pa. Hindi na dapat pa. Kasi bad word yan. Lakad o utak, Boss.
ano kasi, nangigigil siya. Nangigigil siya. Mali kasi yung tanong eh. Oh. Wala naman kasi dyan. So 12-12 tayo, still 1K. And yung Roshan, 15 seconds, Boss Owa dito. Maribel, pero ano nga ba? Depende pa yan, ha? So Rosh timer. Kung anong oras siya lalabas, no? Uh-huh. Pero to Abyssal, Abyssal na dito si Nightfall. So, gusto niya talagang humampas lang, no? Kasi hindi siya yung nag-ganims type, eh. Parang gusto rin yung ganims dito, no? Sakay? Sakay siya sa TA. Disarm, no? Disarm pa. Saka yung infest kasi dito, yun yung binabayaran dun, eh. Napaka-bills na ng cooldown, eh. Pwede kang mag-in and out mamaya. Tsaka yung save nun sa teammate. Ang bagay, diba? So yun sa crucial factor, eh, pagka Aghanims. Pero depende kay Nightfall. Malay natin, magbago siya ng isip dito after acquiring Kiras. Yun yung in-next niyang bilin, diba? Siguro gusto niya talaga i-shutdown dito yung aura. Yes. Kasi wala rin silang sapat na disable yung avalanche na. Ayaw niya na pagbitawin pa ng pangako. Ang maling pangako, ito si Insania. False promise. Oo. False promises. Ang paasa. Mm-hmm. Hanggang 5 AM naman ba to? Pwede. Abay, malay ko. Kasi going alas 2 na tayo, may dalawa pa tayong beso po, di ba? Pwede yan, pwede siguro. Yan. May chance kung may chance saan yung maya silang mahalo. Uy, yung ano natin. Everyday gadgets Apono, natin. Apono ka dyan, ha? Hindi. Yan, mabilis ang reflexes natin. May spider sense na ay dyan. Gulat ka, pare. Gito kita ko, eh. Pare, hindi. Kung mahulog man yan. Change position. Okay. Pero ito, Roshan. Nice mo naman dito yung Liquid, ha? Pero malayo sila. Sa Roshan, no? Hindi ba sila aware dito? Aware naman siguro, pero ang hirap din siguro sa part ng Team Liquid kasi parang pinush nila yung top, eh. Mm-hmm. Hirap na mag-react, so na-identify agad ng bedroom yun. Guys, ang layo nila, Roshan to. Ito, pero yun nga, nasecure dito sa Alice pa makukuha. Yung Roshan kill ay hatid sa atin ng Vortex. For your next PC upgrade, go Vortex, mga bossing, no? Pero ito, may tanong ito si Baron of Roses. Uh-huh. Ano ba dapat kong gawin sa teammate ko na nagkakanda sa Naix? Kung pwede mong sapakin online, sapakin mo, eh. Pwede yan, eh. Ay, ay, ay. So, Bloodstone completed for Kongka. Paulam mo na yan. Nagkaanda sa Elis. Baka makaanda forever kasi yun. Pwede yun. Pasok sa wounds. Open wounds yun. Open wounds. Critically open wounds. Kailangan mo yung shard, ha, syempre. Sa in-pace. Oo nga, no. Pwede nga yun. Pagkailin mo na, gawin nyo. Yung mga tropa daw natin sa Nisa, North Edsa, and Up Viewing. Shoutout sa inyo dyan, mga employees, mga boss. Baka naman, ano, sponsoran nyo namin dyan dito. Nisa, no? Pang ano namin, pod review? Pang pod review namin. Nisa, baka naman. Minsan lang. Saan? Oh, boss, Jay, ano ang Gcash nyo? Parang galante ako ngayong gabi. Ilang parang? Pa. Ayoko nung parang. Hindi ka pa sure. Mag-message ka lang kay Pollock or kay Julius De Leon. Pag sure ka na, boss. Pag sure ka na. Oh, kami naman, eh. Open naman kami ni Boss Owa dyan. Medyo gutom na din ng mga tropa. Parang Marikina. Oh, 2 pumps. Bigyan mo ng 2 pumps, bigyan direct Joma. 2 pumps para maging sure na. Oh. Bigyan natin ng 2 pumps si boss. Left and right. And a 1, 2. Uy, uy, dirty. Boom. Kailangan ba punasan yan? Medyo dirty. Punasan mo yata yan, pero ayoko. Tinatanong ko lang. Tinatanong ko lang. Ano ba yung punasan? Hindi ko alam yung punasan, eh. hindi ko alam. Amaka lang, maumaka ko pa dito ka kanina pa. Saan? Saan? Pero ito, nabawasan na ano, malaki. Ayaw mo punasan. Huwag ko ayaw punasan. Huwag natin punasan. Huwag natin punasan. Okay. Yun naman yung atin. Medyo ano pa, eh. Clean dance. Clean dance pa yun, eh. Mm-hmm. Yung Seon Diyos, kala mo yung Requiem dance na yun. Okay. Nevermore na walang soul. Merong soul, ha? Walang soul, no? Yung sayaw niya walang soul, eh. Naging souls. Ang bihira, eh. Yung apat. Naunggoy na lang din. Sabi ni Eric, ako lagi niyang tinatanong. Oh, ikaw ba yan? Ano pa tanong niya? Teka na, may tanong sa boss niya. Ako naman magtatanong kay Eric, ha, kung nag-dinner na. Asan ba si Eric, ha? Ayun, nasa YouTube. Ah. Oh. Under ba kayo? Over? Bet boom kami nag-bet. Mm-hmm. Ikaw ba, nag-dinner ka na ba? Yun lang naman yung akin. Diba? Kenzo? Dinner ka na daw ba? O kaya midnight sa baka di ka pa nag-midnight snack dyan. Anong address nyo? Oo.
Papasend ko dyan yung mambabalot. Yung asset. May asset ako dyan. Saan lugar ka ba? Ikaw na mamili. Oh. Kung balot o Pinoy. Pinoy. Anli yan. So, tier 2 tower, kidding aside, papasagi na nga dito. They have ages advantage, Boss Owa. Kidding a joke. Kidding a joke yan pala. Ages dito, expiring na rin naman. Ang hirap i-defend nito. Susubok sila. There's the force to play. Kamit yung Shiva score. Tatlo yan. BKB gagamitin ni Mike. Pero kailangan niya ma-ampass. Lifestealer dito in trouble. Pero yes, BKB. Nandun niya yung shift. And now Nightfall will fall. And there's the static storm. Kaso lang, walang kakibat na kinetic field dun. Boss Owa, mamamatay yung Tiny sa likuran. Silence siya. Silencio, por favor. Kailangan na nila mag-out dyan, Boss Owa. Kaso na ipit na iwan yung Visage ni Mero. Damay na. Tatlong kills yun, ha? Since my ages. Oo, napakaganda nga doon. Medyo maasim nga si Nightfall doon. Hindi sapat yung ano nila, initiation eh. Sa Tiny talaga manggagaling initiation nila. Kaso nga lang, nice silence from Psionic Trap. Doon siya na-silence, si Psionic Trap. Ba't daw ni Shadow? NS Shadow Blade. Ayun yung anong Oxy, no? Ayun nga eh, medyo awkward yung ano, questionable. Yung kanyang item build dito, no? Shadow Blade. Ito naman, Silver Edge? Para kanino? Siguro sa positioning siguro, gusto niya. Pero may infest naman siya eh, hindi niya yun eh. Kailangan niya siguro yung ano. Hindi, kiras may kiras na sila, may kiras na sila. Na sila eh. Sa Visage galing, pero kailangan niya agarin siguro or nullifier. Visage din, ay Visage din. Kiras din naka-Q na item sa kanya, pero nag-usap siguro sila ng Visage. Ako na pre mag, ano, mag-AC tapos nag-Shadow Blade nga siya. Ba't kasi nag-bet? Relax ka lang, boss. Ba't kasi nag-bet? Bubuyo na lang, you know? Natin kung paano yung diskarte since wala nang ages. Still patas pa rin naman yung game natin. Although 5k advantage to for Team Liquid. Kailangan lang pulido sila dito. Gretchen dapat to, Boss Owa, no? Kasi ka lang, may sinasabi sila. Boss mo sabi naman sa kabilang screen, mababa po ng FPS ng stream. Ayan. Direct paano naman. Paano lang, i-message mo na lang. Pa-coordinate naman dun sa ano natin. Kabilada. Sa stream bin natin, no? Pero ito, tama, Shadow Blade nga dito. So need niya siguro ng BKB, no? Kasi once na mawala na yung rage niya. Payala, i-refresh mo yung ano, Facebook. Yung Facebook payala. Medyo tumigil kay Patrick Mariano. Oh, tumigil lang kay Patrick. Payala, come on. Payala na po ang bahala dyan. Yes. Pero dito, umapalag yung Liquid dito at lamang na sila ng shoot na yung, masabi ko lang, shoot na yung mga over ng mga tropahan natin dyan. Guaranteed na. Puso nga sa over kasi dyan eh. Siyempre mga best of one talaga. Tapos crucial na laro. Siyempre mag-iingat-ingat yan, no? Tapos etong hero pa ng Liquid. Hindi naman pwedeng tumapang sa ano, sa pag-hit dito ng tower. Etong TA kasi nga may Tiny. Pwede siguro gamitan nila ng Dirty Tactics, no? Yung X-Mark. Tapos ano lang, hit-hit lang dito si ano, slow siege lang yung TA. So, alam, pwedeng mayuls. Mayuls. Dami nilang naka-yuls din eh. Pero depende na lang yun. Ito ha, sa triangle area, 33. Slowly creeping in nga yung kumuna ng bet boom. Pero sa kabila sila, instead, they managed to spot out Mickey. Oh, even with the BKB, nadali pa na silence to para sa false promise sana, Boss Owa. What a play dito. And wala silang buyback dalawa. Pwede nang magbasag dito yung side ng bet. Boom. Toronto, Tokyo, what a player. Para dito. Na-silence niya, no? Ang plano sana sa triangle, pero nakita nila si Mickey sa gilid, eh. Ayun nga, ang gandang vision doon. Ward placement, tapos yung skill usage si Toronto, Tokyo. Napakagaling mo, pare. Champion, no? Champion doon, di nailigtas si Mickey. And they have 50 seconds window to push yung mga kalapate. Rumoronda na. Napakabilis niya. Ang kati, oh. Tinan mo, wala pa may drums ba sila dyan or what? Wala pa ang drums yung partite. Kung may drums ay, ba meron silang bearing. May drums bearing sila. Tapos may AC. Eh, alam mo na, minimum 2 sets sa frost dito. Yep. Maganda naman doon, na-hold nila yung Mega Rips since meron silang second tower pa sa bottom. Ngayon yung kami tanungin, ba't kami nag-bet? Boom. Eh. Oh, Boss Owa. Eh nga, yung sagot kasing tiwala eh. Oo. Tingnan natin kung paano yung diskarte. Legit ba? Ano, makaka-defend pa yung Team Liquid? This is 4 versus 5. Since wala pa rin naman si Mickey for 15 seconds, hindi na pala kailangan ng ages. Pick up lang for the high grounds, Boss Owa. Ay nga eh. So, 2 sec. No, 2 sec sa brass na nga dito yung bedroom. Nakakaiyak naman.
Ang sabi ni Kenneth, Boss J at Owa, saan pwede magreklamo pag binugbog kami pagtapos ng pustahan kasi wala kayong pambayad? Ay, dapat lang kayong bugbugin. Ayup, nagreklamo ka pa? Biro lang ha? Biro lang. Anong gusto mo? Masahihin pa kayo? Sila pa magre-reklamo? Parang gusto mo pang masahihin ka pagtapos ng mga ano ha? Wami. Oh. Bawami boys. Pustang hangin. Simo. Wami boy. Sa tongit lang may mo. Ang nangyari sa'yo, bossing? Kung ako sa'yo, pag mga ganyan, ikaw na lang yung ano eh, tikaset ng pustahan eh. Hindi na dapat maging player pa. Dahil ikaw mapupuruhan eh. Kawawi eh. Mm-hmm. So, dalawa yung nabutas dun sa isang pagkakamali lang ni Mickey, no? Tapos crucial pa si Toronto nga. Gusto balikan yun? Oh. Mapo-force promise talaga siya dun, 100%. The problem is na static storm kasi siya. Nandun na rin yung props na rin dun sa Vision. Yun na nga, yung word placement nila. Pero Roshan, dito mukhang sa bottom magkakasago pa, ano? So, sa mga ano dyan, yung Telegram natin, guys, no? Iscan nyo lang yung ating QR code dyan, tsaka may link tayo dyan sa comment section. Kung gusto nyo manalo ng 5K giveaway after broadcasts, scan nyo na. Scan nyo na yan, mga bossing, no? Mag-join na tayo dyan. Meron din tayo dyan mga tips, no? Tips mga down. Panalunin. Yo! The tipsters. Mm-hmm. Pag mag-telegram kayo guys, yan punta kayo sa... Para may gamit yung telegram nyo bukod pa dun sa ano. Ano? Ito na, save. No one can save him. Life Stealer with the Infest Bomb. He managed to use his PKP and Mickey to try niya i-manfight nga dito. But there's a Abyssal Blade pero mag-buff sila. And there's the Static Storm coming from the Disruptor. And Disruptor killing ito mga Oracle, mga Cell, courtesy of Nightfall. Dalawa na yung tumutumba. Mickey 3, aapat pa ba? Mickey needs to run away pero may 4 staff. Aabutan siya dito. Nightfall! Wala, no? Ay! Yay! Ano nangyayari dito? Si Mr. Chow dun. Sa Team Liquid, no? Oh, si Mr. Chow. Dinajab lang sila dito. Dinajab-jab ni Mickey. Grabe nga si Bobby Blow-Blow dun. Nabo-blow-blow lang sila dito sa Gedling. Nablow-blow Bobby. Wala silang magawa dito sa LS, no? Kasi yung physical damage na galing dito sa Liquid, hindi sapat na. Wala na, parang nasobrahan ata sa farm din. Overfarm yung Venom nila kanina, tama? Oo, kaso nga what if nag-blink siya dun? Blink dagger, sabay testing. Hindi, wala. Nung sa Draco Ace talaga, kulang. Tsaka hindi rin naman sila makakapag-early dito, no? Yung lineup nila, pang-early game lang talaga eh. Shoot na shoot yung incentive dati ngayon. Yung lang masabi ko. Ewan ko ba naman kung bakit may nagtatanong, ba't daw nag-bet boom? Ba't ba nag-bet boom nga kami? Ayan na po yung sagot. Kasi nga po, once na nag-rage, tsaka BKB, eh wala nang damage na matidili itong Liquid natin, no? GPK, kinukulit niya na lang yung dalawa. Babo mo, basic si Nightfall. Nakapuntos na. Una yung bet boom sa laban nila against Team Liquid. One more win! Sure na nila yung upper bracket spot, Boss Owa, habang yung isa sa dalawang natitira kung sakali. Ay, tsaka ganado rin talaga itong bet. Ang ganda ng hero nila. Tapos si Toki talaga, yung warding siya dito, binabayaran. Una pa lang, dun yun sa triangle, para makita yung stack. Kasi yung SOD yung, play niya, no? Oh, SOD na, ano yun, para makapag-vision lang, information para dito sa side ng Liquid, no? Ayun, yun yung binayaran. Yes. Si Mr. Sergeyben kasi tamang papi. Oo, oh, tinama, sabi ni Sir Mabi. Mabigyan nyo lang yung tiny ko. Tiny ko kasi sabi niyo, Nightfall. Yan, bakit nga nung muna yun. Sabi ni Mero, visage ko yan, pare. Ano ba? Visage mo, fader ka naman. Sinsay niya, ayaw ko na mag-aura kayo, pare. Mo kasi, papitas ka pa dun, nadamay pa ako. Pero na nga, good game para dito sa Bet Boom, no? Yes, MVP, Boss Owa, for you. MVP para sa akin si ano, Nightfall na to. Night to the Fall? Oo. Ganda yung laruan ni Nightfall din. Nightfall dito. Unstoppable siya eh. Para dito, no? Pero props na rin kay Tokyo talaga. Yes. So magpapa-food trip dyan, ayan, message nyo lang si Julius De Leon or Jules Page. Yes. Meron ba tayong MVP, Regdy? Oo. Uh-huh. So ang ating MVP, si Toronto Tokyo ba? From Japan. Nightfall sa kanyang Life Stealer, mga sir. Ngart. Solid performance. Hirap pa yan, ha? Laning pace, Boss Owa. Tiniis lang. Hindi na matay ni isa. Ganda rin ng mga help and backup sa kanya. Props sa supports. Pero siya ang ating match MVP. Ang ating next match dito, direct. Walang iba kundi sino?
Ano yata dito? Bedbomb plus Falcons. Liquid Falcons. Sila muna. Pag natalo na yung Liquid doon, lower bracket. Lower bracket na sila, mga sir. Tas, oh, nga, ang ganda ng laban, ha? Falcons, Bedbomb mamaya kung manalo. Hindi, wala nang next match. Hindi. Kailangan pa rin laruin ng... Oh, 1 tsaka 2? Oo, yung 1-2 position pa din nila dyan, eh. Okay. Kailangan pa rin nila laruin. Importante pa rin pala yun. Mm. Sabagay, sa NBA nga, ganun pa rin. Yes. So, yun ang abangan natin dito, guys. Magbabalik kami ng short break lang tayo, mga sir. Team Liquid pa din yung maglalaro, but this time versus Team Falcons. Dyan lang kayo. Magbabalik kami. Promise. Dagger out. Peace. Beesh. Alright. Fuck.